mag-i-spray kami ng aming punlaan. Nagtitimpla na si Master ng kanyang pang-spray na gamot. Insecticide. Insecticide. Para matanggal ang uhod. May uhod sa binibiyaw. May uod daw. Kaya i-sprayin bago ipapabunot. Kailan ang bunot? Bukas ano? Madali lang naman yan mamatay ang mga uod. Hindi yun masama nga, bubunutin nila nga may gamot. Sungaw na yan bukas. Para mapatay ang mga uod-uod. Yan o, si Master. Naging artista na naman tayo. Mag-i-spray na naman ng kanyang punla. Andoon, ang punlaan niya. Ayun. Kailangan natin nalagaan ng ating punlaan para maganda ang kwan. Ang tubo. Para maraming ani ang ibibigay sa atin. Yan. Kasi pag hindi yan i-sprayin, pag ipapabunot, nandun pa rin ang uod kumakapit sa punla. Kapag naitalok, magkalat ang uod. Magiging kulisap at magkakasakit ang palay. Kaya kailangan na ano, isprehin. Kuha na naman si Master. Duty na naman sa tubigan. Ariel, itong trabaho ko. Yan. Kung sino ang mga kasama nito noon. Ganito na siya ngayon. Dating tigasin ngayon. Yan na. I-sprayin namin, gawa nung maganda ang hindi nag-ulan ngayon. Oh. Kanina ng umaga, paulan-ulan. Tanggalin na kasi ito. Paulan-ulan kaninang maga. Ang ganda na ng palay nila. Oh. Ang palay. May pang-sure na kami nga kainin. Pag naani, yan. Kawa sa awa, kawaan ng Diyos ay o. Oh. Yan, isusum ko para malapit. Ang ganda ngayon ng mga tubo ng palay. Ang lulusog. Ay ito ay oh, kailan lang ito. Wala pa ito isang buwan pa ano. Arin kay Judel ano. Ang ganda na ng tubo. Tama-tama sa panahon. Hindi 20 days pa lang yan. Ha? 20 days pa lang. Ang ganda na ano. Wirabati. Ang ganda pa sa pakiramdam pagayan, nakaganda ang iyong talok, makikita mo na nga gayan na buhay na kaya nga ang sa amin ay oh yan ay pinawala kami dito kahapon maghapon pinapalinis namin yan, yan ang aming punla kwansya.
Tapos na rin pala kay Ate Christy, ano? Talok na rin lahat tayo. Oh. Andiyan si Charles kanina. Ha? Andiyan si Charles kanina. Nagbisita siguro. Nangunguhol ng puhol. Ah, nangunguhol? Sa mga talok niya? Yung mga bagsakan siguro ng kuwan. Bukas ay manguhol din tayo. Parang may mga tusok-tusok pa yan pang paglinis. Ano yan? Mga hindi yan tutubo. Okay. Yang sa tubigan natin. Yan na, isprehin na namin. Isprehin na ni Master para maano na yan. Mamamatay na ang mga damo. Ang baho. Diyan ka pa sa gitna magdaan ng pilapi, sa gitna ng punlaan. Para direksyon doon lang lahat ang iyong ano. Kasi ang hangin papunta doon. Yan. Parang sobrang hina. Sige lang, mas maganda nga isprehin mo na. Para sure talaga nga walang kwan. Uod. Na ma-spray mo na. Schedule bukas sa pagpapabunot. Tapos sa isang araw ay itatalok na. Ang ganda na. Matataas na rin. Matataas na ang pagka malusog. Maganda lang ang ganun nga binhi. Malusog ang tubo. Ha? Yung malusog na yun ang palayap na tapahan lupa. Baba mo lang para hindi mo malanghap. At hindi ka nag-Christmas. Tanghaling tapat, nag-i-spray. Si Master, alas dos na yata ito ng hapon. Alas dos na ng hapon, nag-i-spray. Huwag mo yan, yung kamay mo ay nahawak mo sa lason sa bibig mo, sa ilong. Yan o ka, hindi ka nag-iingat. Lason pa naman yan. Ha? Maraming naglilipad?
Eh, di ba ka may uod yan? May damo yan. Ah, may uod yan siguro. Ganito ang proseso sa pagpapalay. Kailangan ay tuntudo, bantay ka rin sa punla mo, monitorin mo lagi. Para ano, pagka sabog ng binhi ay ilang met maya mo tingnan kung may uod o hindi o wala. Kailangan bago maka la, bago makapagpabunot ay okay na. Ay, hindi mo ispray doon sa kabila? Spray na. Ah. Ako dadaan, mo naman ay oo. Ay, gayan nga, oh. Nakasalubong ka. Yan. Tatapos na. Ibaba mo lang para hindi masyado maano ng hangin. Pupunta, i-update ko sa inyo ang bunga ng aming paminta. Naharbisan na namin ito. Inarbis na namin ngayon. Oo, panibago na naman nga pagbunga niya. Hindi pa ubos namin, ay dami-dami pa ay. Oh, ang dami na naman ng kanyang mga ano. Yan, bunga. Yun yung mga ganitong ma... Ganito. Yan. Madami na naman sila. Ang dami na naman kami putihin na paminta. Ito. Ayan. Mura pa ito. Ganon din. Oh. Ang dami doon sa taas ay oh. Ayan. Ayan. Ang dami. Libre kami dito sa aming paminta. Nandun pala sa taas ng kwan, marami din oh. Doon sa taas ng aming lukban. Nagbunga na rin. Pati yung aming sigarilyas. Ng ilang linggo pa magugulayan na namin yan. Yan. Punta na tayo kay... Tingnan natin si Master at tapos na mag-spray. Namumulot na naman siya ng kuhol. Kuhol na malalaki. Ha? Ang kuhol? Yan, isom ko. Mumulot siya. At marami ngayon lutang na kuhol gawa nung labasan nila ngayon. Tapos na yun, spray ng aming punla. Yan. Ngayon, sinisipag pa siya. Mangunguhol daw muna siya.
at si anong lalaki. Nakikita niya. Ha? Kaya ang lalaki. Yan ang tira nung itik natin. Hindi nila kaya hindi nila kaya lumurin. Hindi pa rin maganda ang pagkapantay. Parang gaspang pa yan pang gitna. Ha? Ayos na yan. Tutubuan na ng pala yan. Sinisipag si Master. Magpulot ng kuhol. Pero bukas maghapon, bubunutin niyang punla na yan. At kinabukasan, umpisa na sila magtalok. Ito ay pinapapakyaw namin lagi sa amin mananalok. Yung nagtalok din na rin. Yan. Nagtalok niyan, yun din ang tatalok nito. Sila mag-anak. Ang asawa ay sulo-sulo lang mamumunot yan dito. Kayang-kaya niya bunutin ng isang hiras maghapon. Basta dalawang araw, tapos niya. Tapos ang asawa at mga anak nga dalawa, yun naman ang katulong nila magtalok. Ginaganahan pa siya mamumulot. Oo, baka yung kay kuya lang nga. Yung sa atin ay wala pa. Ang ganda ng tingnan ng kapaligiran. Lahat ay may halos may talok na. Kami na lang ang walang talok. Yun. Doon. Halos tapos na lahat ang talok din doon. Sinusum ko para makita ninyo ng malapitan. Yan. Hanggang doon sa sulok na yun, tapos na. Noong unang talukan, kami ang una-una na naman. Tapos ngayon, kami na naman ang nahuli dito sa gitna. Alin? Isang puno yan? Apat. Ang ganda ano? Pero bati. May laban ito. May laban ito sa kuhol kasi Nabi? Makapal ang kuwan. Puno. Bahay. Hali lang. Mahaba din. Diyan ka kuwan. Lang. Oh, sa baba. Diyan ka sa kuhol. Yan si Master. Nanguhol. Tapos nagbuwag testing ng bunot ng kanyang punla. Ito ang punla. Yan. Ang, ganda ng tubo. Ito ang pag-asa ng buhay. Ito pag-asa ng itik.